Maaliwalas na hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules Santo, March 31, 2021. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa Sumada Formula dyan sa Tarlac. At ito ang aking natuklasan. Ala ay para sa mga bago nating manunood, ay siya, huwag nyo kakaligtaan mag-subscribe at dudutin lang ating bubuit na kampanang butones upang masundan din ang aking mga pasabog. Gayon, gayon lang ang inyong gagawin. Kayo na po ang mag-adjust. Para sa mga pabebeng hindi naniniwala, panoorin ang video na ito upang katigan kayo ng swerte sa darating na araw. At kayo namang mga bebe kong naniniwala sa aking kakayahan, ipagpatuloy nyo lamang ang inyong panunood upang magpatuloy ang daloy ng swerte sa inyo sa darating na araw. Atin na pong tunghayan ang ating pagsusumada. Dito po sa Tarlac, meron po silang 40 balls. At dalawa lamang po ang throw nila kada araw. 10 o'clock in the morning at 7 o'clock in the evening. Napag-alaman ko po na meron po silang formulang sinusunod. Ayon dito sa aking natuklasan, ang morning draw po kapag add date ay plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 30. At dito sa second ball, plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 30. Para naman po sa even date, dito po sa first ball, ang kanilang pong formula ay plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 10. At dito naman sa second ball ng even date ay plus minus 5. Ito po ay formula ng morning draw. Tumungo naman po tayo sa evening draw. Ayan, kung inyo pong nakikita, ang evening draw formula na ating nakalap dyan sa Tarlac kapag add date ay plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 10 para sa kanilang first ball at plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 10 para naman po sa kanilang second ball. Kapag even date po, ang kanilang formula ay plus minus 5 sa first ball at plus minus 5, open and close parenthesis, plus minus 20 sa second ball. Saan ko po ba kinuha ang mga numerong yan? Ito pong 5 ay normally po ay yung mga hours interval po kapag may 40 balls. Kasi po, karamihan po ay meron pong 3 draws na tinatawag. Maaari pong i-apply ito sa mga 2 draws lamang dahil maaari pong medyo nagkakaroon ng political issue dyan sa Tarlac. Hindi ko lamang po alam kung paano ang patakaran nila dyan sa Tarlac. Pero ito po ay i-apply natin. Since meron po silang 40 balls na tinatawag, applicable din po sa tingin ko ang ganitong formula kung atin pong susundin.
At titingnan po natin kung tama po ba ang aking sapantaha, kung applicable nga ang ating natuklasang formula para dyan sa tarlac. Para po malaman natin ang kahalagahan ng ating formula, kailangan po nating sumadahin ang labas kahapon, March 30. Kung tayo po ay magsusumada ng morning draw, kailangan pong kunin natin yung labas na numero ng nakaraang gabi. Let's say, sabihin natin March 30 kahapon, yung March 29 ng gabi po na labas ay yun po ang ating susumadahin para po tayo tumaya ng 10 a.m. Kahapon po yan na. Alam na po natin ang labas ng numero kahapon dahil ngayon po ay mga alas 4 pa lamang po ng hapon. Ayan. Titingnan po natin kung ang labas na numero ng gabi para itaya natin kinabukasan ay tutugma. Sabi po ng ating katotong subscribers diyan sa Tarlac, ang labas daw po nung March 29, 7 p.m. ay 33.5. At sabihin na nating tataya tayo ng numero para sa umaga, ang gagamitin po nating formula ay even date dahil kahapon po ay March 30. Okay. Ito po ay para sa 10 a.m. draw. Ang formula po na ating gagamitin dyan ay plus minus 5 open and close parenthesis plus minus 10 para sa first ball at para sa second ball ay plus minus 5 lamang. Ayan. Kung inyo pong nakikita itong ating 33, ito po ay high number. At ito pong second ball na 5 ay considered low number. Kung ito po ay high number, kailangan pong negative po ang ating gagamitin. Samantalang ito pong 5 na low number ay positive po ang ating gagamitin. Ang formula pong ating ginagamit ay 5. Di po ba? Ayan. 33 minus 5 is equals to 28. Tama po ba? At 28 minus 4 is equals to 24. Tama po ba? 24 minus 3 is equals to 21. Tama po ba? 21 minus 2 is equals to 19. 19 minus 1 is equals to 18. 18 minus 2 is equals to 16. Hindi pa po tayo tapos ng ating sumada dito sa ating first ball dahil meron po tayong tinatawag na open and close parenthesis plus minus 10. Kung inyo pong natatandaan, ang ginamit po nating sign ay negative. Tama po ba? At gagamit po tayo ng opposite sign, which is plus sign. Nakuha na po natin ang ating gagamiting sign dito sa ating open and close parenthesis na formula, plus 10. Okay, atin pong susumadahin ang ating first ball. 28 plus 10 is equals to 38. Tama po ba? 24 plus 10 is equals to 34. 21 plus 10 is equals to 31. 19 plus 10 is equals to 29. 18 plus 10 is equals to 28. And 16 plus 10 is equals to
26. Tapos na po tayo ng ating sumada. However, kailangan po nating hanapin ang mga paningit ng mga grupong numerong ating nasumada sa first ball. Ito pong ating nasumadang ito ay tinatawag pong primary numbers. Ito po yung tinatawag nating priority numbers kung sakaling tayo po ay tataya. At ang mga paningit numbers po na ating gagamitin dito po sa ating first group number ay ang pagitan po ng 34 at 38 ay 35, 36, and 37. Ito pong 36 na ito ay hindi po natin kailangang gamitin. Siya po ay, kumbaga, paningit ng mga paningit. Ang ating pong paningit dito ay 35, 36, at 37. Since ito pong 36 ay napagitnaan ng 35 at 37, hindi po natin ito gagamitin. Okay po ba? Naintindihan po ba? Now, ang second group number natin dito ay 34 at 31. Ano po ba ang pagitan ng mga numerong yan sa ating hinahanap? 32 po at 33. Bakit po? 31 is, ang susunod ay 32, tapos 33, tapos 34. Kaya ito pong dalawang ito, ang paningit ng 31 at 34. Okay po ba? Dito po sa ating third group sumada number, ay meron po tayong isang paningit, 30 po. Ayan, 29, 30, 31. At dito naman po sa ating fourth group number ay meron din po tayong isang paningit dyan, 27. Okay po ba? Naintindihan po ba? Ito pong first group number natin ay tinatawag na 35, 37, at 38. Ito pong aking binilugan na 35, 37, at 38 ay tinatawag nating first group number. Ayan. At ito pong aking binilugan na 33, 32, at 34 ay tinatawag po nating second group number. At ang ating pong third group number ay 29, 30, at 31. Ayan po. Dumako naman po tayo sa ating sumada dito sa ating second ball. 5 plus 5 is equals to 10. Tama po ba? 10 plus 4 is equals to 14. 14 plus 3 is equals to 17. 17 plus 2 is equals to 19. 19 plus 1 is equals to 20. At 20 plus 2 is equals to 22. Ayan. Hindi pa po tayo tapos ng ating sumada dahil hahanapin po natin ang mga paningit na mga grupong numerong ito. Ito po yung ating primary number sa ating sumada ng second ball. Ito po ang group 1, ito po ang group 2, ito po ang group 3, at ito po ang group 4. Ayan. Ang paningit po ng 10 at 14 ay 11, 12, and 13. Yan po ang ating paningit na nakita dito sa 10 at 14. Ito pong 12 na ito ay hindi po natin kailangang isama dahil ito po ay paningit ng ating mga paningit. Ayan, ang ating pong paningit na hinahanap ay ito pong paningit between 14 at 17. Ang paningit po dyan ay
15 at 16. Yan po ang paningit ng 14 at 17. 15 at 16 po. Meron po tayong paningit dito sa ating third group number between 17 and 19. Ang paningit po natin dyan ay isa, 18 po. While ang ating pong paningit dito sa ating group 4 number ay 21. Ayan po. Meron pong nagre-reklamong mga subscribers natin dyan ay useless daw po ang formulang ito dahil marami daw pong pagpipilian. Ayan nga po ang ating pagpipilian. Ngayon, ituturo ko po sa inyo mga kasangkay ang diskarte ng pagpili ng numerong tatama sa draw ng ating ginagawa. Ang draw po na ating ginagawa ay March 30, 10 a.m. draw. Ito po yung kahapon. Alam na po natin yung mga labas na numero. Ito po, sasabihin ko sa inyo mga kasangkay, kailangan nyo pong alamin ang mga group pattern na mga numero na ating pong dapat isaalang-alang. Ang mga numero sa group 1 dito sa first ball ay 35, ayan po, at 37, ito po, at ang ating 38 na primary number dito sa ating first ball. Ang group 2 number po na ating hinahanap din ay 32, nariyan po, ang 33, at ang 34. Ayan po. 32, 33, at 34. Yan po ang ating hinahanap na numero. Tingnan nyo po. Oh. Ito po yung paningit niya. 32, 33, at ito po yung 34. Okay po ba? Now, ang group 3 na ating hinahanap na numero ay 29, ayan po, 30, ayan po, at 31, nariyan po. Okay, 29, 30, 31, yan po ang ating group 3 number. Ang ating pong group 4 number ay ito po, ayan, 26, 27, and 28. Naintindihan po ba? Ayan. Ayan po ang ating group number dito sa ating first ball. Kung inyo pong nakikita, ay nariyan po lahat. Okay po ba? Naintindihan po ba? Okay. Kung kayo po ay maghahanap ng numero na dapat nyong tayaan, dito po kayo mag-concentrate sa ating nilagyang grupo. I-disregard nyo po yan kung gusto nyo mag-eliminate ng dapat nyong tayaan. Ganyan po mga kasangkay. Hindi po kailangan ay tayo po ay tatayaan natin ang mga numerong yan. Dito po tayo sa grupong ito magko-concentrate. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kayo na pong bahala ang kumuha ng mga numerong dapat ninyong tayaan para po sa ating first ball. Ayan po, 9 na lamang po ang ating pagpipilian. Okay po ba? Naintindihan po ba? Dapat po, tayo po ay maging mapagmatsyag. Marunong po tayo mag-analysis ng numerong dapat nating tayaan upang tayo po ay siguradong mananalo. Intindihan po ba? Ito po ay tinuturo ko sa inyo para po maranasan nyo po ang nararanasan kong pagsusumada
Diskarte lamang po yan, mga kasangkay. Hindi po ako nagmamayabang, mga kasangkay, pero malimit po akong manalo. Sa totoo lang, hindi naman po araw-araw, pero sinabi ko malimit po. Dahil hindi naman po ako araw-araw tumataya. Lalo na ngayon, nabisi po ako sa pagbablog, hindi naman po ako araw-araw nananalo. Pero kapag ako po ay tumataya, make sure po talaga, malakas po ang aking vibration na itong numerong aking dapat tayaan ay katulad din po na sa aking anunsyo. Yung anunsyo po, let's say, panaginip ko, ganon. Okay po ba? Naintindihan po ba? Okay, now, pumunta naman po tayo sa ating second ball. Ang group 1 number po dito sa ating second ball ay 10, 11, at 13. At para naman po sa ating group 2 number ay 14, 15, 16. Sa ating third group number po ay 17, 18, 19. At dito po sa ating group 4 number ay 20, 21, 22. Dito sa group 2 at group 3, dyan po tayo magko-concentrate. Ayan, ibinigay ko na po sa inyo ang aking nalalabing alas. Ayan, so ibig sabihin, dito lamang po tayo magko-concentrate ng ating tatayaan, mga kasangkay. Ayan, yung numerong yan. So siguro naman hindi na po kabigatan sa inyo yan kung inyo po itong tatayaang numerong yan. Yan po ang normaling dapat nating pakatandaan. Diskarte lamang po yan. Hindi ko po tinuturo sa inyo dahil gusto ko muna ay maalam kayo ng pagsusumada. Dahil ito po ay kung hindi nyo po alam magsumada, ay hindi nyo po makukuha yung tamang group number pattern na yan. Naintindihan po ba, mga kasangkay? Ito po ang ating first ball number. O, 6 lang po yan. Pwede po ninyong kumuha ng 2 numero dito at 3 numero dyan. Tayaan nyo ng kalot. O di naman kaya ay kumuha kayo ng 3 numero din eh at 2 numero dito sa second ball. Tayaan nyo rin po ng kalot. Tama rin po yan ang ibig kong sabihin. Tatama po kayo dyan kung ikakalot ninyo. Hindi lamang po tumbok sahod ang dapat nating tayaan, mga kasangkay. Dapat po matuto tayong dumiskarte. Dito po kayo magko-concentrate sa group 2 at group 3 na ating nasumada. Ganyan po. Ayon po sa aking source, ang lumabas daw po dyan sa Tarlac ay 31, 15. Ayan po ang lumabas, mga kasangkay. So, ibig sabihin, ang ating pong formula ay nasa group 3 ang first ball at group 2 ang ating second ball. Siguro naman po, hindi na po kahirapan sa inyo yan ang pagngangalap. Hindi ko po yan tinuturo kahit kailan sa inyo. Ngayon ko lamang yan itinuro sa inyo, mga kasangkay, dahil ako po'y awang-awa sa inyo, mga kasangkay, sinabi ko sa inyo. Dahil hindi ko po pwedeng mag-jump agad sa advanced formula. Ang hinahanap po natin dito, mga kasangkay, ay basic formula lamang. Since kayo po, mga ating mga subscribers diyan, ay masyado pong advanced ang pag-iisip. Kaya ito po itinuro ko na para hindi po kayo magalit pa sa akin. Siguro naman po, hindi na po kawalan yan, numerong yan, kung ating pong tatayaan. 6 lamang po yung numerong yan para tayo hindi manalo. Di po ba? Nangangahulugan lamang po dito sa ating pagsasanay ay tumugma ang ating pormilang natuklasan. Ayan. Okay po ba? Tumungo naman po tayo sa ating pangalawang pagsasanay. Ito po yung labas kahapon, March 30, 7
p.m. Okay? Di po ba ang lumabas na numero kahapon, March 30, 10 a.m. ay 31:15? Tama po ba? Okay. Diyan po sa Tarlac, ito po ang kanilang labas kahapon, March 30, 11 a.m. Since gusto nating tumaya ng wedding sa gabi, kailangan po nating alam ang labas sa umaga. Ganun po. Okay. Kung inyo pong nakikita, ang ating pong formula dyan, 7 p.m. March 30 ng gabi, ay ito po ay even date. Kaya ang formula po natin dyan sa first ball ay plus minus 5 at sa second ball ay plus minus 5 open and close parenthesis plus minus 20. Kung hindi po kayo nakakasunod mga kasangkay, sa unang kabanata ng video na ito ay nariyan po ang ating formula para sa even date at odd date. Ito po ay even date dahil po kahapon po ay March 30. Ayan, ito po yung labas ng umaga sa kanila dyan sa Tarlac. At ito po ang ating gagamiting formula para dito po sa labas kahapon ng umaga. Okay? Atin pong sumadahin muna ang first ball. Kung inyong napapansin, itong 31 ay high number. Kaya ito po ay negative sign. Okay, 31 minus 5 is equals to 26. 26 minus 4 is equals to 22. 22 minus 3 is equals to 19. Tama po ba? 19 minus 2 is equals to 17. 17 minus 1 is equals to 16. And 16 minus 2 is equals to 14. Tapos na po tayo ng ating sumada para sa first ball dahil wala po tayong open and close parenthesis, mga kasangkay. Okay, ang paningit po ng 22 at 26 ay 23, 24 at 25. Tama po ba? Ito pong ating 24 ay hindi po natin tatayaan. So, ibig sabihin, ito po ang ating first group number. Okay, kukunin naman po natin ang ating paningit dito sa 19 at 22. Ang paningit po dyan ay 20 at 21. So, makatwid, ang ating pong 20, 21 at 22 ay mga paningit ng 19 at 22 at ito po ang ating group 2 numbers. Okay? So, ibig sabihin dito po tayo magkoconcentrate. Scratch na po yan. Lahat yan scratch na po, mga kasangkay. Nasa advanced formula na po tayo dyan ha. Ito po ay napakakomplikado. Kaya para sa mga baguhan dyan na hindi pa alam kung saan kinuha ang mga formula natin ay mag-study na lamang po kayo backward. Dahil kayo po ay nasa remedial classes pa. Kaya kami dito ay nasa advanced na. Kaya tumingin-tingin na lamang po ng ating mga tutorial lessons dito sa ating Pinoy sa aking YouTube channel na Maestro Guru ay subukan ninyong pag-aralan lahat ang aking mga itinuro. Ito po ay per province. Opo, ngayon po ay nasa Tarlac na po tayo. At akin pong itinuturo per probinsya dahil iba-iba po ang labas ng mga winning number combination kada probinsya dahil iba-iba po ang kanilang ginagamit na tambyolo at bola. Ganyan po.
Okay, ang paningit po ng 17 at 19 ay 18. Sa makatwid, ang ating 17, 18 at 19 ay ang ating pong group 3 number. Okay po ba? Alam nyo po, para mapadali po ang ibig kong sabihin, magko-concentrate lamang po kayo sa group 2, group 3 at group 4 number patterns. Okay po ba? Naintindihan po ba? Intindihin nyo pong maigi, mga kasangkay. Kung hindi nyo po maintindihan pa, ay balikan nyo po yung ating tutorial lessons para po itong video na ito, balikan nyo po para ulit-ulitin ninyo ang panonood para makakoop up kayo. Alam nyo po, meron po tayong mga subscribers na kabo at mga kubrador. Hindi lamang po mga mananaya ang ating mga subscribers din sa ating YouTube channel na ito. Dahil po, nangangahulugan lamang na naniniwala sila sa aking formula na ibinabahagi dito sa ating YouTube channel. Opo. Now, kukunin naman po natin ang ating group 4 numbers between 14 at 16. Ang ating pong hinahanap na paningit dyan ay 15. Kaya ito pong 14, 15 at 16 ay ang ating pong group 4 numbers. Dito po tayo magko-concentrate, mga kasangkay, sa numerong ito. So, ibig sabihin, disregard na po natin itong ating first group number. Hindi naman po siguro yan kakulangan sa inyo na siyam na numero lamang po ang ating hinahanap. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Dapat po alam nyo po kung anong grupo ang lumabas kahapon ng umaga. Di po ba ang lumabas na grupo ay group 3 at group 2? Alam nyo po, binibigay ko po ito tutorial para at least alam nyo po yung pagsusumada. Kasi hindi po lahat ng oras ay kaya ko po kayong sagutin dahil libo-libo po kayo mga subscribers ko at hindi ko po kayang magsumada ng lahatan, mga kasangkay. Dapat nyo pong maintindihan itong ating tutorial na tinuturo dito sa ating YouTube channel para po kayo na lang po ang bahalang magsumada ng sinyong sarili para hindi po ako naaabala, mga kasangkay, dahil hindi ko po matutulungan ng ibang probinsya na naghihingi rin ng mga sumasumada na iyan para hindi lamang po kasi tayo ang dapat na bigyan ng pansin o tutukan, bigyan ng pagpapahalaga. Tulungan po natin ang ating mga sarili para po tayo ay biyayaan ng Diyos. Ang lahat po ng bagay kasi ay pinaghihirapan, hindi po dapat iyan ay hinihingi. Kung gusto niyo pong swertihin, kumilos po tayo. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun po. Okay. Pumunta po tayo sa ating sumada dito sa second ball. Kung inyo pong nakikita itong 15 na are, ito pong 15 na yan ay low number. So, ibig sabihin, positive sign po ang ating gagamitin. 15 plus 5 is equals to 20. Tama po ba? 20 plus 4 is equals to 24. 24 plus 3 is equals to 27. 27 plus 2 is equals to 29. 29 plus 1 is equals to 30. 30 plus 2 is equals to 32. Hindi pa po tayo tapos dyan, mga kasangkay, dahil meron pa po tayong tinatawag na open and close parenthesis plus minus 20. Okay?
Kung inyo pong nakikita at natatandaan, positive sign po ang ating ginamit. So, ibig sabihin, negative sign po o opposite sign po ng positive ang ating pong gagamitin dito sa ating open and close parenthesis formula. Ibig sabihin, 20 minus 20 is equals to 0. 40 minus 0 is equals to 40. Ayan. 24 minus 20 is equals to 4. 27 minus 20 is equals to 7. 29 minus 20 is equals to 9. 30 minus 20 is equals to 10. And 32 minus 20 is equals to 12. Ayan. Tapos na po tayo ng ating sumada sa second ball. However, kailangan po nating hanapin ang mga paningit na numerong ating dapat isaalang-alang. Ang pagitan po o paningit po ng ating numerong 4 at 40 ay 1, 2, 3. Ayan. Yung 2 po ay hindi po natin yan kailangan. Okay po ba? Kaya ito po ay scratch. Okay? Now, ang paningit po ng 4 at 7 ay 5 at 6. Tama po ba? At ang paningit po ng 7 at 9 ay 8. Ayan. Kaya ito po ang ating group 3. Number 7, 8, 9, 4, 5, 6, 40, 1, and 3 ang ating first group number. Ang ating second group number ay 4, 5, 6. At ang ating pong third group number ay 7, 8, 9. Yan po ang ating dapat tutukan. Naintindihan po ba? Okay. Ang paningit po ng 10 at 12 ay 11. Kaya ang ating pong group 4 number ay 10, 11, and 12. Okay po ba? Naintindihan po ba? So, ibig sabihin lamang po, ito pong ating grupong ito na eskalera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulad ng ating nakaraang sumada o pagsasanay ay dapat po nating tutukan. Siyam na numero po yan. Okay po ba? Ito, bibigyan ko kayo ng pagsasanay. Di po ba apat ang pumilang aking itinuro? Kung gusto nyo pong apat na beses kayong manalo, gamitin ninyo po ang aking group number series formula. Ito po ang ating group number series formula. Ito po. Kapag kayo po ay nag-start ng even date number, kailangan po ang ating pong formula ay ating pong series ay ganito. 3, 2, 2, 2, 3, 3, at 3, 4. Ganyan po. Kung inyo pong susumadahin yan, 3 plus 2 plus 3 plus 3 is equals to 11. Tingnan niyo po, 2 plus 2 plus 3 plus 4 is equals to 11. So equal, nangangahulugan lamang po, ito po ay even date, ito rin po ay even date, ito po ay odd date, at ito po ay odd date. Ang ibig ko pong sabihin, ito ay morning draw, ito ay evening draw, ito po ay kinabukasan, morning draw, at ito po ang evening draw. Ganyan po ang ibig kong sabihin, mga kasangkay. Ngayon po ay March 31 pa lamang, alas 4 ng hapon. Ito po itinuturo ko sa inyo para mapadali na lang po. Naintindihan po ba? So, ibig kong sabihin, kung ito po ay tinatawag nating even date, second draw, dito po kayo mag-concentrate, mga kasangkay. Diyan po kayo mag-concentrate.
Para po, ito pong anim na numerong yan, diyan po kayo mag-concentrate. Tandaan nyo po itong aking itinurong formula na yan. Another formula na naman po yan. Para po sa mga taga-Tarlac ko lamang po yan itinuro, mga kasangkay. Hindi ko po alam kung applicable po ito sa ibang lugar. Dahil ito po ay 2 draws lamang. Napakadali pong pakatutukan ang kanilang mga draws. Sa totoo lamang, mga kasangkay. Hindi po lahat ng oras ay lagi po tayong panalo. Kaya ito po ay tinuturo ko sa inyo para po maranasan nyo namang manalo, mga kasangkay. Sabi nila nayayabangan po sila sa akin. Bakit sila magagalit kung ganito ako magsalita? Di po ba? Naawa lamang po ako sa mga taong ganyan, mga toxic. Opo. Naintindihan po ba? Tandaan nyo po itong formulang ito. Ito po yung tinatawag nating group number pattern na dapat nyong tayaan kapag kayo ay tataya. Ito po ang ating tinatawag na even date morning draw. Nasa group 3 po sa first ball at group 2 naman sa second ball. While dito naman po sa evening draw ng even date, nasa group 2 po ang first ball at group 2 po ang second ball. Nandun lang po, dun lang po kayo mag-concentrate, mga kasangkay. So, ibig sabihin po din ay dito po sa 20, 21, 22, 4, 5, 6 tayo mag-concentrate. Okay po ba? Tandaan nyo po yan, mga kasangkay. Ayan po yung ating mga labas. Ngayon po ay hindi pa po natin alam ang labas ng March 31 gabi dahil hindi pa po gumagabi. Hapon pa lamang po dito. Okay po ba? Ayon po sa ating source, ang labas daw po na numero kahapon ng gabi ay 20-6. Ayan po, 20-6 ang labas kagabi, March 30, 7 PM draw. Kung inyo pong nakikita, mga kasangkay, nasa group 2 po ang ating first ball, 20, at nasa group 2 rin po ang ating second ball. Okay po ba? O ayan. Mas pinadali ko na po yung inyong paghahanap ng dapat tayaan na numero para wala pong nagagalit sa akin. Pero hindi ko po alam kung ano po ang lalabas na numero dyan, mga kasangkay. Hindi ko po maaaring pangunahan ang Panginoon dyan dahil hindi po ako Diyos, mga kasangkay. Tao rin po ako marunong magkamali. Okay po, kayo na po ang bahalang magsumada ng ating labas kaninang umaga. Dahil panghihimasukan ko po ang labas mamayang gabi dyan sa Tarlac. Ang labas po kanina, 10 AM draw, ay 37-28. Ayan po ang labas kanina. Okay, ngayon po ay hindi pa po gabi. At susubukan ko pong sumadahin ang numero mamaya kung lalabas o hindi. At kayo na po ang bahalang humusga kung ako po ay tama. Dahil hindi ko po sinasabing ako po ay magaling. Maalam lamang po, hindi po ako magaling, mga kasangkay. At ito po ay aking itinuturo sa inyo para naman ay masubukan ninyo ang manalo. Di po ba, ayon sa aking pagtuturo kanina, ang formula po na ating gagamitin dyan ay plus minus 5. Open and close parenthesis,
plus minus 10. At dito sa second ball ay plus minus 5. Open and close parenthesis plus minus 10. Yan po ang ating formulang susundin dito sa ating sinusumada. Hindi ko pa po alam ang labas ng numero mamayang gabi dahil hapon pa lamang po. Okay. Kung inyo pong nakikita itong 37 at 28 ay pareho pong high number. Kaya ito po ay negative pareho. Okay, atin pong susumadahin muna ang first ball. 37 minus 5 is equals to 32. 32 minus 4 is equals to 28. 28 minus 3 is equals to 25. 25 minus 2 is equals to 23. 23 minus 1 is equals to 22. And 22 minus 2 is equals to 20. Hindi pa po tayo tapos dyan mga kasangkay dahil meron pa po tayong tinatawag na open and close parenthesis plus minus 10 formula. Okay po ba? Now, kung inyo pong nakikita ito, ito po ay negative. So, ibig sabihin tayo po ay gagamit ng positive. Ayan, positive 10 po ang ibig kong sabihin. 32 plus 10 is equals to 42. Pero wala pong 42 mga kasangkay. Kaya ito po ay ima-minus natin sa ating highest ball. Ang highest ball po natin ay 40. 42 minus 40 is equals to 2. Di po ba? Ayan, 42 minus 40 is equals to 2. 28 plus 10 is equals to 38. Ayan po, pasok po yan sa ating hinahanap na bola. 25 plus 10 is equals to 35. Okay po ba? 23 plus 10 is equals to 33. And 22 plus 10 is equals to 32. 20 plus 10 is equals to 30. Tapos na po tayo ng ating pagsusumada sa ating first ball. However, kailangan po muna nating hanapin ang mga paningit ng 2 at 38. Ang paningit po ng 2 at 38 ay 39, 40 at 1. Yan. I-disregard po natin yung 40 na yan. Okay po ba? At ito pong ating paningit ng 35 at 38 ay 36 at 37. Ayan. At ito pong paningit ng 33 at 35 ay 34. So, ibig sabihin, ito pong 33 na ito ay ating pong nasa group 3 number. At itong 32 at 30, ang paningit po niyan ay 31. Ibig pong sabihin, ang ating pong group 4 number pattern ay 30, 31 at 32. Ayan po ang ibig kong sabihin. Nariyan na po ang ating group number pattern. Di po ba nasabi ko kanina, tayo po ay, kung tayo po ay maghahanap, kailangan po nasa ratio tayo ng 3:4. Alam nyo po ba ang ibig kong sabihin? Ibig sabihin, ito po yung first ball natin, nasa group 3 po. At ang ating group number ay nasa group 4 number pattern po. Naintindihan po ba? Okay. Para mapadali. Nasaan po ba dito ang group 3? Ito po ang ating group 3.
33, 34, 35. So, ibig sabihin, dito lamang po tayo magko-concentrate ng numero na dapat nating tayaan. Ganito po lang yan, mga kasangkay. Kukunin nyo po yung number series. Ganito po ang number series niyan, mga kasangkay. 3 is to 2. 2 is to 2. 3 is to 3. At 3 is to 4. Ganyan po ang ibig kong sabihin. Yan po ang ating series number pattern na dapat natayaan. Ito po yung even date sa morning. At ito po yung even date sa evening. At ito po yung odd date sa morning. At ito po yung odd date sa evening. Ganyan po ang series pattern na dapat nating tandaan kung gusto ninyong makatipid ng inyong numerong tatayaan. Ayan. Okay, yan po. Hindi ko po alam kung alin dyan sa tatlo ang ating first ball. Okay, dito naman po sa ating second ball. 28 minus 5 is equals to 23. Tama po ba? 23 minus 4 is equals to 19. Tama po ba? 19 minus 3 is equals to 16. Tama po ba? 16 minus 2 is equals to 14. 14 minus 1 is equals to 13. 13 minus 2 is equals to 11. Okay. Hindi pa po tayo tapos ng ating pagsusumada, mga kasangkay, dahil meron pa po tayong open and close parenthesis formula. Ito po yung plus minus 10. Kung inyo pong napapansin, ito po ay ginamit natin din ay negative, kaya gagamit po tayo ng positive. Ayan. Ibig pong sabihin, positive 10 po ang ating gagamiting formula. 23 plus 10 is equals to 33. Tama po ba? At 19 plus 10 is equals to 29. Tama po ba? 16 plus 10 is equals to 26. 14 plus 10 is equals to 24. At 13 plus 10 is equals to 23. 11 plus 10 is equals to 21. Hindi pa po tayo tapos dyan, mga kasangkay, dahil meron po tayong hinahanap na paningit. Ang paningit po ng 29 at 33 ay 30 at 32. Ayan. Tama po ba? Hindi po natin isasama ang 31. Dahil yan po ay paningit ng ating mga paningit. Okay, ang paningit naman po ng 26 at 29 ay 27 at 28. Gayun din naman, ang ating pong paningit ng 24 at 26 ay 25. Sa makatwid, ang ating pong group 3 number ay 24, 25, at 26. Dito po sa ating group 4 number, ang ating pong paningit dyan ay 22 at 21. Ayan. Okay. Di po ba meron tayong sinusunod na series pattern? Ewan ko po kung applicable po yan sa Tarlac. Subukan lang naman po natin. Ito po ay isang, sabihin na nating actual na pagsasanay na hindi pa po natin alam ang labas na numero. Okay, ang ating pong group 4 number din sa ating series pattern formula ay 23, 22, 21. Nangangahulugan lamang po ito pong ating rectangular shape na numero 33, 34, 35
at 23, 22, 21 ay maaari pong numerong lalabas mamayang gabi. Ito pong first ball, dyan po kayo pipili ng first ball dito sa 33, 34, 35. At ito pong ating nasumadang second ball ay kayo na po ang bahalang pumili kung alin po dyan sa tatlong yan ang lalabas mamayang gabi. Okay po ba? Balitaan nyo lamang po ako kung ito po ba ay epektibong formula na aking itinuro dito lamang sa Tarlac. Dahil mahal na mahal ko po kayo mga taga-Tarlac, sa totoo lang. Kaya kayo na po ang bahalang magpasensya kung ako po ay mali. Harinawa ang video na ito ay nakatulong sa inyo ng bahagya. Ako po ang inyong kasangkay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Thank you for watching. Facebook Guru. Don't forget to like, share and subscribe.